Hello, magandang hapon po sa ating lahat, sumapagpalang araw sa ating lahat. So, today is December 2. So, araw po ng Friday. So, malapit na po ang weekend. Weekend na po bukas, okay? So, ayan. Mayroon ako dito kasama na bagong ating... Ayan, so welcome back sa ating video hardware. So, may repair tayo dito. This is a... RTX 3070 8GB, DDR6 po siya. According sa ating customer, so ito ay deliver lang, lalamove. Okay, so may wait lang guys. So may, mukhang may deliver tayo, lalamove. Wait lang guys ha. So, tingnan natin. Hello? Pa? Lala Move? Mandaluyong. Ah, wait. Wait lang guys. Ah, wait lang. So, may kausap lang tayo Lala Move. So, wait lang. Ayan. So, naputol yung ating recording. Mayroon kasing tayong kung ano. Tumawag yung Lala Move. Kasi may mga report kasi. Nakwag! May mga report kasi tayo na delivery na lalamove. So, problema talaga ngayon sa lalamove. Natatrack kasi yan ng mga customer din. Natatrack ko din, binibigay ng customer. Ang problema kasi sa mga lalamove driver ngayon, naghahanap sila ng kasabay. Din, maano sila. Usually, mali kasi siya eh. Dapat kasi hindi ganun. Kasi paid naman na yung way papunta dito sa destination ko. Kasi maraming lalamove na ganun ang issue ngayon. Yung matagalan bago dumating. Kasi kung susundin kasi dapat, may nakalagay kasi yan na minutes, so time tracking na makakarating ng ganung oras. Ang problema kasi, ayan, so nadidiscuss ko lang siya guys, gawa ng isang malaking issue siya ngayon sa mga rider. Halos lahat kasi ng customer ko ganun, nagre-reklamo sila sa mga rider. Dahil ang tagal bago i-deliver, yun, kahit naman sa akin, ganun din. Close na kasi yung working hours natin. Tapos, nag-ano pa siya, nagpipilit pang tumawag, deliver ganyan, may deliver daw. Kasalanan naman nila kasi hindi nila dineliver na on time. Kasi nakalagay sa mga apps na may minutes yan eh, kung traffic man lang yan. Ang nangyayari kasi, 5 oras bago dumating, hindi na yun makatarungan para sa mga customer. So, kaya yan, mga close na tayo ng alas 6. So, ngayon ay 5:05. So, may mga deliver na naman ako. 5 minutes yung nakalagay kanina, tapos naging 7 minutes, lumayo pa yung lalamove driver. So, shout out sa mga taga lalamove. Ayan, sana maging maayos yung ano ng lalamove. Dapat pagka nagpadala sa inyo, ship nyo agad. Kasi yung time tracking yung mahalaga eh. Bayad naman kasi yung inyong way. Kung ano yan, intindihan naman natin na kayo gustong sumadlay ng mga driver. Pero, against kasi yan sa lahat ng customer. Yung ship nyo ng edad, maghahantay pa kayo. Against yan. Siguro wala naman kayo sigurong pinirmahan na mga lalamove driver na ganyan na kailangan nyo pang daan-daanan. Ayan. So, walang ganun siguro. Pwede kayo magdaan. Yung madalian lang na in your way. Pero yung mag-aantay na matagal. So, hindi po maganda. Ayan. Shoutout po sa mga taga-lalamove driver. So, naunawa na namin yung inyong trabaho. Pero, ang part namin mga customer ay sana'y maunawaan din nyo. So, against the law kasi. Against the customer service yan. Okay, so start tayo. So napahaba ang ating kwento. Kasi problema ko rin naman kasi. No problema ko din yung mga lalamove din. Kagaya niya yung pick-up ko ngayon. So, kanina pa to. Hindi pa rin napipick up, pala 5 na. Sabi ko sa customer, nag-pick up po yan dito ng out of working hours. Hindi ko na po yan ibibigay. Wala na pong magbibigay dyan. Kasi wala na pong work. Sarado na po. Ayan, so bahala sila. Pasaway sila hanggang ngayon. Wala pa yung magpipick up ngayon ng sa customer na pina-repair. Gawa na pati. Bahala kayo. Yeah. So, ako basta, kaya ayaw ko mag-book ng sa mga customer booking. Hindi ako nagbo-book. Sabi ko, nakalagay sa terms and condition ko. Sa mga booking ko. Sa terms and condition ko po, nakalagay po doon na customer ang mag-handle lahat. Service fee ng transportation,
din booking kasi yan nga yung problema sa mga rider. Yeah, so marami na kasi na anong mga ganyang issue eh. Kaya hindi ko na ano nanuna natin sa terms and condition natin para wala problema. So according sa ating customer, shorted daw to. So yung kanyang 12 volts sa PCI, so not shorted naman siya, tapos yung 3.3. Sorry. So hindi naman shorted yung 3.3. So check natin yung external. Kasi sabi ng customer base sa chat niya. So hindi ko mapakita yung chat kasi bawal. Ayan. So okay, but wala. Okay, not shorted naman. About okay, shorted siya dito guys sa kabila. Yan, pansin nyo. Yan. This is shorted. Okay, so meron ditong sala. Hindi ko ba napakita sa video. So di yata nabot ng camera. Sorry, so shorted itong isa, tapos yung isa hindi. Ayan, so kakalasin natin siya. Ito guys, mga walang box to, mga deliver kasi lang ito ng lalamove lang kasi ito eh, handly. Kaya ganito, open na siya. Wala na siyang mga box. Yung iba kasi, kalimitan ng mga binablog natin, di ba? Mga naka-LBC, galing po yung iba't ibang dako sa Pilipinas. Ayan, so buong Pilipinas po ang ating mga customer sa video card repair. So, pagawa na po kayo, send lang nyo, refer nyo lang po sa iba. So, tayo yung may vlog na video card repair na Pilipinoy, Pilipino, na nagbablog ng video card. So, video card repair lang po only. Si computer technician din po ako, kaya lang, marami na kasing laptop technician, marami ng computer technician, mga PC builder. So, ako, nag-ano naman, diniscover ko naman sa video card naman. So, wala pa kasing mga nagma-majority or yung parang pinaka-ano, wala kasing video card repair lang. Video card repair lang. Yung parang ano lang. As in, ito lang yung i-re-repair. Yung kasing, ano kasi, general kasi yung kanila. So, tayo, priority natin yung video card. Ayan. Parang maganda. Ayan, may tumawag na naman. Babe! Pwede pa, no? Lala mo ba rin? Lala mo siguro. So, may nire-record lang ako. Okay. May nire-record lang ako. Tanungin mo ka pangalan ng rider. Kaninong pick up? Anong pangalan niya? Pangalan mo? Anong pangalan niya, driver? Ah, ito. Tama. Correct. Nasaan na siya banda? So, tumatawag na. Yes, tumatawag na customer. May ginagawa ka, babe? Paano naman? Pa-release naman. Customer. So, he's at it. Hindi, okay na yan, babe. Yun o, ayun yung kanya. Oh, wag na. Parilis na ito kay Seos M. Okay na to, prepared na. So, shipping guys, shipping. Ha? Check mo lang yung booking ng driver. Baka mali yung driver kasi may delivery. Baka magkamali. Check mo yung ano. Okay na, gano'n lang yan eh. Check mo lang kung, ayan o, kung Seos, pangalan, tapos driver, tanong yung pangalan ng driver, Michael Bugabong. Hindi na, check mo lang yung booking niya. Ayan guys, pasensya na kayo, extra. So, nag-iisa lang tayo kaya medyo. So, lahat gawa natin. Lahat ay trabaho. Pick up, receive, yan, deliver. Kaya kagulo. Kagulo ako lagi. Ayan.
So this is a shorted. So sana hindi pa siya nagalaw kasi parang ginalaw na siya eh. I'm not sure. Tingnan natin. Sana yung ma-repair natin to kasi this is a RX 3070. So ito yung mga ina-idol at pinapangarap ng mga gamer nung kamahalan pa nito. Tama? Information? Yeah. Ship out na tayo. Ship out na sa ating customer. Okay. Oh, may ko taga-ano na ako. Okay. Tumikit. Normal pace. So, this is shorted. Okay. Sana hindi shorted ang chip. Tanggalin natin to. Para maganda. Yan, natanggal dapat yan. Tanggal. Kasi pag di ko tinanggal, nakakapit lahat yan sa accidentally. Madudot-dot natin, kakapit sa kamay ko, din kakapit sa pyesa. Yan. Naagawan nga ako mag-record eh. Naagaw yung mic sa akin. Gusto rin daw niya. Oh, parang ano to? Sobrang dumi nitong biram na isa. So, wala naman tornilyo. Tanggalin na natin. Tornilyo pa ba? Malinis naman. Tanggalin natin. Yon. Wow! Super dumi! Kita nyo ba yan? Ayan o. Nakadikit ang dumi. Ito to. Ayan, wow. Walang linis-linis yung customer natin. So, kaya shorted. So, sana ma-repair natin. So, this is a shorted. Daming dumi. Ayan o. Kapal. So, tanggalin ko lang siya, guys. Tanggalin ko ba or ano? Mamaya na pala. Kasi baka matanggal ko kung mayroong putok kasi shorted siya. Para may flux ano siya, factory flux na nag-blow out. So, matanggal natin. Makita natin. So, kita natin yung pinagmula ng ano. So, sana hindi shorted yung ating GPU chip at saka yung ating memory. Kasi sa case na to, parang yun ang ano eh, case. Na yun ang issue. Kasi nagkaroon siya ng ano, lupa na. Ayan. So, mapalit na siya ng thermal pad. Tumaba na. Huling kaya ang sira. Kung mga minor-minor lang to, so mabilis natin siya magagawa. Pero mga orderin pa ang piyesa, so matagal. So, ito, kita nyo naman guys. So, sobrang dumi niya, no? Yan, angat ko lang natin yung ano, bangko. Excuse me, anak. So, may microscope natin. Microscope. Ano tawag? May ba may natawag pa? Nasagot nga. Jubert. Ah, dami. Dami ng lupa. So, target lupa. So, shorted siya. Ito hindi. So, ito. Dito. May lupa. So, baka ito. Oh, aling kaya ang shorted? Tingnan natin, di pa naman siya nalilinis. Yung bloated.
ang kaya may bloated? So, wala akong makita. So, wala tayong makitang bloated sa ano. Sana ginaano, yung mga ganito, yung protection, kung maganda, may mga pews. May ginagawa ako. Yes! Hello! Ginagawa ko. Punta, mamaya, punta kami doon. Ay, ay. Ha? Huh? Microscope? Ay, mamaya anak, nagre-record si daddy, oh. Okay, oh. May nanonood sa ating customer. So, wala naman tayo nakikitang factory flux na o kaya solder ball. Wala. Wala siya. So, saan kaya ang shorted na yon? So, baka, ayun, ito pala guys, meron. So, tama nga yung sabi ko. Alam ko may pyesa ako nito in order eh. So, ito siya guys. BLN. BLN, BLN 0. So, kaya lang, napakahirap nito guys, tanggalin kasi. Kasi masyado siyang ano. Ito, may capacitor. Ayan o. Oh. Pumuputo kasi ito eh. Yan, may hirap tanggalin, tapos meron pa nito. Masyado siyang ano. Ito yung ano niya, factory flux. So, ito yung nag-shorted. Mapansin nyo na, kaya na siya nag-shorted. May lupa na. Shorted talaga siya. Yan, tapos yung mga memory niya. So, ito ay, meron naman ako nito. Ito ay, 2mm nga lang to. So, wala tayong 2mm na ano. 2mm at saka 1.5. na thermal pad. So, kailangan ng customer pag ganun. Kailangan matagal pa kasi order yan. Yan. Siguro sa BRM ito, itong isa na to. I think BRM siya. Kaya siya pumutok dahil dito, yan, may lupa. May lupa na kasi siya, oh. So, yun yung problem niya. Tapos ito pa, talagang kailangan itong ibabad sa ano. Meron pa pala dito. Talaga namang puputok yan. Mga ano nga talaga. Papalitin na. Papalitin na lahat ng thermal pad. Yan. Wow, itsura. Yun lang kaya nasira. So, yun lang kaya nag-shorted. So, kailangan ko siyang ililinisin, guys. Yan. So, ibababad ko siya sa lacquer thinner. So, wala naman tayo iba nakitang ano. So, na-inspect na natin. Yung kasi yung gusto ko pag ako nare-repair. Inspect ko muna. Bago siya linisin. Hello, grabe na, lupa na. Wala. Puro lupa na talaga siya eh. Talaga masisira nga naman. Sana hindi nasira yung chip. Yung GPU chip natin, sana hindi nasira. Kasi pag nasira yung GPU chip, so lalo na. So this is a sotak. Ayan. So, ang gagawin ay, naku, huwag mong pihitin niya kung saan-saan. Hindi mo kailangan ng microscope dyan, anak. Eh, huwag mong iyan yung ano. Ay, naku, anak. Tama na yan, tama na yan.
So, yan. Pasawa yung aking anak. So, kinalat yung aking mga tornilyo. So, yan. So, ito ay lilinisin ko lang, guys. Tapos, tatanggalin natin yung... Total, nakita naman natin yung MOSFET. Ito yung bloated. So, yun lang yan. Tatanggalin natin yun. Sana yun lang yung sira niya. Wala nang ibang na-damage. Yan. So, kunti linis lang naman eh. Linisin natin to. Yan lang, kapag ano kasi... ganyan, baka hindi lang yung damage, yun lang ang problem. Ang ganito kasing GPU, minsan, marami kasi siya mga paa. Yung mga IC niya, at least especially ito. Minsan, kompleto voltage, pero hindi mo siya makita. Ang kailangan naman is oscilloscope. Yun, para madetect mo siya na hindi siya nagpa-function yung IC. Yun ang kailangan. Ay, wala pa akong oscilloscope. Yun lang problema natin kapag hindi natin na-solve ng shorted na to. Okay? So, tatanggalin ko to sa machine, dito sa rebooling machine natin. Kasi this is a expensive GPU, so hindi to biro. It's not playing games. Okay? So, it's expensive GPU. So, mga 50 mil to eh, magkano? Laki din yun. 50,000 to mga ganito, RTX 3070. Yan, so. Tanggalin ko lang ito sa machine, guys. Then, replace ko lang. Meron naman akong IC nito, nakabili na ako. Yan. So, update ko kayo later for testing. Then, ipakita ko naman na sa inyo yung tatanggalin natin. Ito lang. Ito siya. Yan yung may bloated. The rest naman is wala. So, yan lang po muna ang ating gagawin. Okay? So, dito naman. Pag natanggal naman natin to, so check ko rin naman yan dyan. Check rin naman natin kung may shorted. Then, replace natin. Okay? So, yeah. So, patanggalin lang natin ito. Sa machine ko siya sa lang, guys. Okay, medyo malayo yung machine ko sa likod. Di kita. So, update ko kayo later. Okay? Hello, guys. Good morning. So, ito na yung ating nire-repair kahapon na video card. So, napalitan na natin yung IC. So, ito yung IC niya. Ayan, napalitan ko na. So, may display na siya, guys. Ito. So, nakasalang yan, guys. Napapansin nyo, may ilaw. Ayan. Ilaw yung sotak ka na niya. Ayan na yung lights. Okay? Ano lang yung pan yan. Di nag-spin kasi naka-power saving. So, may problem lang ito, guys. May problem pang siya. So, medyo malaki talaga yung magagastos ng customer. Sa pinakita ko sa inyo, yung puro lupa. So, may damage din yung kanyang memory. So, kailangan din siya palitan. So, ipakita ko sa inyo yung damage na memory. Ito siya, guys. Ayan. So, ayan yung ano natin. So, ito siya. Ayusin ko lang yung camera. Oops. Ayan. Ayan siya yung damage niya, guys. So, yung ano niya, yung bank niya na D1, so may damage din siya. So, kailangan siya palitan, guys. Ayan yung problem niya. Kasi nired ko yung kanyang VRAM. Kasi pag nag-ano siya, guys, pag nag-display, so mayroon siyang error na nilalabas. So, i-boot natin yan. Ayan. So, may pinalitan na tayong MOSFET. Tapos ngayon, may papalitan pa uli na DRAM. Medyo malaki magagastos talaga ng may-ari dito. So, lista ko lang yung error nito. This is a D1 error. So, D1, malapit yan sa... Yung tinuro ko sa inyo kahapon, dun sa ano natin, yung may lupa. So, yun, ibig sabihin, sira din siya, guys. So, ito yung error niya. 737. 00 yata ito eh. 088. Hindi ko sala ako nakatingin. 088. Ayan. Dito kasi ako nakatingin sa aking sa display natin. Kaya hindi masyadong halata. Okay. So, yan ang error niya. Ayan. So, kailangan papalitan pa rin natin na isang pira. So, malaki magagastos ng customer. Pero, okay lang yan. Wala naman problema gawa ng mahal naman yung GPU niya. RTX 3070 ito eh. Sobrang laki lang pagkakas. May thermal pad pa siya. Ito yun.
So, yan yung ano. Exit natin. So, pakita natin yun. Power off natin. Palit natin yung ano. Palit natin yung pinakita ko lang sa inyo, guys. So, ano na ngayon? So, December 12 ng December 3. Ngayon. So, i-boot natin sa OS para makita nyo yung error. Yung failing bits niya. Mag-garbage display po siya eh. Ayan. Na-assemble ko na nga siya. Kala ko okay na siya. Kaya lagi di siya nagpapasa stress test. Yung mga nang may garbage display. Yan. Tapos yung customer, siya na lang daw magpapalit ng thermal pad. Yun na sabi niya. Ayan, nagkaroon siya ng repairing. Siguro may error code 43. Kasi nag-ano siya eh. Nag-ano siya kanina nag... Pinor shutdown ko siya. Kaya pinakita ko sa inyo na i-stress test ko na sana eh. Para ipapakita ko na lang yung stress test. Kasi nag-ano siya guys. Nagkaroon siya ng garbage display. Tapos nag-black screen siya. Kasi sira yung kanyang memory nga. So, kailangan natin siya palitan. Ayan. Anuhin pa natin yung customer. Anong pa siya ng customer. Kasi may, medyo busy yung customer. Tapos, kutin yung Windows 8. Matagal mag-reply yung ating customer. Busy. Kaya hindi natin agad masin. So, antayin pa natin yung kanya reply. So, ang tagal na eh. Kaya post ng post yung video natin. Cut lang ng cut. Kasi, yan ang talaga. Customer is, antayin natin ang customer. Ayan siya guys, napansin niyo yung error. Yan. Tapos nagba-black screen po siya. So, yun ang problema niya. So, yan. Ipo-force ano na. Nakahang na kasi siya guys. Ayan na siya. Ipo-force shutdown na natin siya. Kasi nakaano na siya, ayaw na niya mag nag-black screen na siya eh. Yan. Ayaw niya mag ano, namlock. Yeah, so kailangan ko na siya po shutdown. So papalitan talaga yung ano niya, no choice. So, antay ko lang reply ng customer. So yung D1, pakita ko sa inyo yung D1. Yan, pinatay ko na siya. Kailangan nagpalitan talaga. So, titignan natin kung anong klase yung kanyang memory. Naku, huwag mong anuhin niya lang, bitinan, please. Galing natin yung ano. Kanyang memory. So, ulit na naman ang kalas. Nangyari, naghang yata. Ay, oo nga pala, yun ang ginamit natin yung camera. So, yan. Nakalasin na naman natin siya ulit. Sana hindi GPU chip yung sira. So, update ko lang yung customer. Mark D1. Daming tornilyo. So, waiting pa yung update ng customer.
natanggal uli. So, ayan, may available tayo. So, papapalitan natin sa customer yan. So, available naman. So, ayan, KC80. So, meron tayo yan. So, ang sira niyan, guys, ay ano, ito. Kasi kung mapansin nyo, doon sa video natin sa una, yung una natin kanina, sa video sa nauna natin pag-re-repair, kung mapapansin nyo siya, ito yung maraming lupa, di ba? Ayan. Ayan yung pinakamaraming lupa. So, bumigay na pala siya. Yan na yung ano niya. So, may display naman kasi siya kanina, nung kahagahapon. Kanina nga, ngayon pala, tinesting ko siya kanina. Mayroon, hindi ko na siya kinuha ng video. Yung stress test na lang po sana natin eh. Yun lang. Kaya sira pa. So, kinuha ko siya ng video ngayon. Pinakita ko lang siya yun. Namay, yun nga. Hindi siya nagpasa stress test. Kasi A, B, C, D. Ito yung D, guys. So, ibig sabihin, ito yung D1, D0. So, ito yung may maraming lupa dito eh. Pinakita ko sa inyo. So, kailangan siyang palitan. Ayan. So, waiting to respond ng ating owner. Okay? So, update ko na lang kayo for stress test. So, napalitan na natin to, nagka-display na siya. So, ngayon, garbage display naman. So, papalitan natin to, then update ko kayo later. Okay? So, anong matagal yung response ng customer natin eh. Kaya, maghihintay tayo. Ganun talaga. So, papalitan na natin. So, ang problem niya, sunog. May sunog yung side. So, sunog yung side ng ano. So, as you can see, ito. So, sunog yung side na ito sa dulo. Yan, may burn marks. So, nagka-problema siya. Dun sa pagiging ano. Dun sa dumi, sa lupa. Sa dash niya. So, lagyan natin siya ng paste. So, okay na yan. So, lagay natin yung ating pamalit. Okay? So, ganito ang position niya. So, perfect na ba? Okay. So I think perfect. So ready to reball. Okay, so reball ko lang yan, guys. So, reboot lang natin. So, update ko kayo for stress test. Yun lang naman yan. Sasala ko doon sa machine. Ayan. So, ito yun. Yung ginagawa natin. So, pakita ko lang sa inyo yung testing natin ng memory. Para makita. Ayan. So, ayan siya, guys. Pass po siya. Ayan. Nagpass yung ating tinetesting. So, ito siya. Yan. So, okay. Pass. So, ano na lang. Symbol na lang. Din stress test. So, gutom na ako. Kakain na. Alas 12 na. So, kakain muna ako. But, this is a good and working fine. Okay? So, okay na siya, guys. Salamat sa Diyos. Medyo malaki lang yung inabot lang ito, guys, ng malaki-laki. 6.5. Yung inabot ka ng
bukod sa shortage yung sira yung VRAM, may burn din pala siya kaya siya kaya pumutok yung kanyang VRAM controller IC. Ayan, so kasi ang naging shorted ang VRAM controller IC niya, tapos yung kanyang yun ang reason kaya siya nag-shorted yung VRAM controller niya dito sa part na to. IC lang alit natin. Camera natin ay si-single. Wala tayong maraming camera. Yan. So, naging problem niya. Kasi ito ay, this is a VRM controller. Yan. Hindi, dalawa yan eh. Isang voltage, VRM supply, voltage sa saka VRM controller. So, VRM controller nga yata. VRAM controller. Tapos, ito yung voltage, VRAM voltage supply. Yan. Ito yun eh. Yung may MOSFET na dalawa. Yan. Yun lang yung pagkakaintindi ko kasi hindi ko alam yung ibang term kasi hindi naman ako nag-aral talaga nito guys ng jury o lecture. So, based lang sa mga experience, yun parang experience natuto kasi ako guys sa siyempre computer technician naman ako nag-aral ako computer technician. So, in the rest na kasi is experience. This is a VRM controller and this is a VRM voltage supply. Tapos ito yung mga, mayroon pa socrete dito eh. Hindi ko lang alam kung alin diyan. So, no schematic tayo. But, so, nag-shorted dito. Pinalitan natin, MOSFET. Dahil shorted itong line na to. Itong line na to. Yan. After placing MOSFET, VRM controller. So, garbage display naman. So, ito naman. Pinalitan natin itong isang bank na to. D1. Kasi D0 to eh, ito. Yan. So, nung mapalitan natin. So, yan. Nag-okay na po. It's working. So, kita nyo ng pass yung stress test natin. So, ayan. So, ito yung naging ano niya. Nasira. Sira to. Tapos, sira din itong kanyang IC. Ayan. So, malaki lang yung inabot ha. Sinabot ng 6.5 ito guys. Lahat-lahat. Ayan. So, walang magagawa. Ganun talaga. Sira eh. Anong gagawin natin? So, ayan. Nasira. So, at least success siya guys. So, stress test na lang natin. Okay? Kakain lang muna ako. Gutom na ako. Let's do it na. Update ko kayo para stress test. Ito guys. So, running in good condition. So, yung ating nire-repair na RX 3070. So, this is an update. So, lipat natin sa bench. So, check lang natin. Nasaan ang bench? Nag-games ako guys eh. So, wait lang ha. So, nasaan ba yung front camera? Tala. So, lipat na lang natin. Ito na lang malapit na to. Oops. Oops. Lipat natin. Yeah. This is running on games. Trying to test. So far, okay naman siya. Diba ako dadaan-dadaan dapat? Ayun, dadaan sa kabila. Oh. Patay tayo dyan. So, patay na naman. So, checking temperature is 78 degree lang siya. 79 to 80 degree. So, yan ang specs natin. So, ang specs natin guys ay RTX 3070. So, GA104 yung ating GPU chip. And SOTAC partner. Kita ba? Ayan. SOTAC partner. SOTAC PC partner. Yung SOTAC yung brand yung nire-refer natin. So, DDR6 na po siya. Latest version na ng VRAM. Samsung yung ating VRAM. So, 8GB. 256-bit. So, ang boost niya is 1755. Yan yung boss niya. So, 1750. Yung GPU clock. Yan guys. It's working fine. So, I think okay na siya. Ready to ship na siya sa ating customer. Kasi waiting na rin ito ng customer. Umalis lang yung customer. Then, ship natin sa kanya. Yan. Yung ating nire-repair. So, para good na po. Ayan yung specs niya. Kung makikita nyo. So, nag-auto focus yung ating ano eh. So,
Ang temperature niya, guys, na nakasalang yan sa games. Ayan, so okay na siya. It's working fine. Ayan. Yeah, so ang ano ng ating ano eh. Wala tayo masyadong ano kasi tag dito. Camera. So ginagamit ako siya ng thermal camera. Sinisense ko yung okay, overheating. Ginamit ko siya kanina. Para makita natin kung may problem siya sa may overheating. Kasi ito guys ay hindi pa natin napapalitan ng thermal pad. Kasi nag-decline yung customer for replacement thermal pad. Bali siya na lang din magpapalit. Yan. Siguro na mamahalan din sa offer ko. At saka mayroon daw pala siyang thermal pad kaya siya na lang daw magpapalit. Yeah, sabi ko pag na ano, ini-damage by human, so hindi siya kasama sa warranty natin, sa repair warranty. So okay naman siya, it's working. So eto na siya, iyan ko dito sa may-ari. So alas 2 pa lang, tama-tama mapipick up niya ito today. Okay, so mali. Ayan ang ating repair. So, RTX 3070 Sotak. So, mali. Magpapaalam na po ang inyong likod na muling nagre-repair ng video cards. Okay? So, mayroon tayo mga next na repairing. So, marami tayo dito mga repairs. Pakita natin. Para makita nyo yung day-by-day repair natin. So, this bench. So, ayan siya, guys. Ayan. So, ayan yung ating mga donor board. Yung mga nasa likod na yun. Napakarami po yan. Donor board to help support ang ating repair. Ayan. So, donated by our customers. So, ayan yung ating bilang ng repair. This is, I think, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 customers. So, 24 customers yung nakapila natin as of today. December 3, 2022, 2 PM. So, yan yung current, ano natin, after nitong ating repair na to. Ayan, so yan po ang update sa ating video card repair. Sa stress test, good, working. And, yung mga replacement, siyempre yung pinakita ko sa inyo. Ano ba yon? So, ito, pakita nga natin. Ito po yon, dalawang isang, so, nasa na, camera. So, yan po. Isang VRAM DDR6 latest version at saka isang latest version din na MOSFET, na tri-pole MOSFET. Okay? So, yan ang ating repairs. Today, so, para sa mga bagong salta sa aking channel na mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Click nyo na yung notification bell para updated kayo sa aking mga ina-upload na video. Then, mag-comment din po kayo, din mag-like, din paka-share na rin po sa iba pang mga tao sa Pilipinas, sa buong mundo, na hindi pa nakakaalam na ating video card repair. So, okay? Kasi marami po nagugulat na may nag-repair pala ng video card. So, hindi nila alam. Tinatapo na nila kasi yung kanila. Ngayon, meron mga stock dumadating sa atin. Ayan. So, dapat nilang malaman na may nag-repair ng video card. Okay? So, tayo po ay maraming customer sa video card repair day by day. Maraming dumadating na magpapa-repair. So, andyan description po. Nandyan lang po sa baba ng ating vlog. So, nakalagay naman po dyan. Check nyo lang siya. Facebook group. So, nandyan po. Twitter, Instagram, lahat. Nandyan. So, check nyo lang po yung description para makita nyo kung paano kayo magsisend ng repair sa akin. Okay? So, hanggang dito na lang. So, see you in the next video. Bye-bye!